kakapasok lang, grabe to, nilaglag na, sumabog sa galit, Gov, Gwen, VP, Sara, tinuldo ka na, PBBM, nan lumo, si Gwen Garcia, sa Cebu to eh. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ng ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Usap-usapan yung nangyari kahapon patungkol po dito kay Governor Gwen. Okay? Pag-uusapan natin yan kasi marami ang nagsasabi na ito lang si Governor Gwen ay nilaglag niya itong si VP Sara. Ito ba ang ibig sabihin na tumiwalag na si Governor Gwen sa kampo ng PDP? Nabalitaan naman natin yan, di ba? Na talagang wala na si Governor Gwen sa PDP. So yung ipinakita niyang suporta kay Presidente Bongbong Marcos doon sa Cebu, eh kitang-kita natin yung lahat. Saksi tayo lahat doon na yung kanyang anak na supporter ng administrasyon ngayon, eh naka-back up siya na talagang sinuportahan ni Governor Gwen, di ba? So ito nga ang balita na ito na ipapakita ko sa inyo ay itong extraordinary unity. Yan ang sabi ni Governor Gwen. Ibinida ni Cebu Governor Gwen Garcia ang extraordinary unity raw. Ibig sabihin, 100% sumusuporta si Governor Gwen kay Presidente Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Gwen, Governor Gwen, na extraordinary unity. Extraordinary, palang matindi yun, no? Pero wala tayong magagawa kung yun ang desisyon ni Ma'am Gwen, ni Governor Gwen, di ba? Sige, go! Di mang nagtasabi, parang ito yung pagkakaintindi ko, ha? Ayon sa speech ni Governor Gwen, hindi man nagtagumpay yung hinahangad nilang unity, eh dito mo lang raw makukuha sa Cebu ang extraordinary unity. Yan ang ipinagmayabang ni Governor Gwen. Teka lang. Parang medyo yung kay Governor Gwen, kung baga parang pumalpak yung unity mo, parang ganun ba? Kung correct me if I'm wrong. Alam nyo kung tutuusin, hindi naman po magiging palpak ang unity o unity, no? Hindi magiging palpak yan kung wala pong mga alitap-tap na nakapaikot dyan. Yung mga alitap-tap ang talagang sumira dyan sa unity na yan, sa unity na yan ng Marcos at ng Duterte. Hindi ang Marcos ang sumira dyan. Hindi ang mga Duterte ang sumira dyan. Wala naman silang problema eh. Sino ba ang unang sumisira dyan? Yung mga anay, yung mga alitap-tap. Ikaw alam kung anong anay tatawag sa kanila. Diba? Inisa-isa lahat ng mga kasama ni PBBM since day one na naglilingkod sa kanya noon, yung nangangampanya pa siya. Inisa-isa silang nawala. Diba? Doon pa lang is mahahalata mo na. Hindi naman kasi tayo tanga. Ngayon hanggang dumating na sa mga Duterte. Dahil saan? Gusto nila yung mga posisyon na yun eh. Diba? Gusto namin tong posisyon na to. Gusto namin malapit kami sa presidente. Ganong posisyon ang gusto namin. Eh may nakaposisyon na doon. Eh tanggalin natin yan. Diba? Kailangan dyan ako. Umalis sila dyan. Diba? Eh yung mga taong natanggal nga, sila yung naghirap nun eh. Nakasama ng ating Pangulo since day one sa pangangampanya, sa pangangano. Halos kasama sila eh. Diba? Nung nanalo ang Pangulo, parang ganun-ganun na lang sila inalis ng mga alitap-tap. Diba? Parang sila yung nagluto, iba yung kumain. Hindi sila nakakain, inubusan sila. Kahit plato, ubus. Diba? Governor Gwen, ito po. Pasensya na po kung medyo may masasabi lang po ako na hindi nyo mauunawaan. No? Siguro po, kung kayo ay nasa gabinete or kadikit na kadikit ni PBBM o meron kayong mataas na palimbawa, magpalit po kayo kaya ng posisyon ni VP Sara. Kayo po ang Vice President. Diba po? Kayo po ang Vice President. Hindi si VP Sara. Tapos si VP Sara ang governor sa Cebu. Sa Cebu to, si Ma'am Gwen. No? Tapos lumabas kayo sa survey na number one kayo sa pagiging presidente. Diba? Tapos tatay niya si Tatay Digong. Diba? Magpalit po kayo ng sitwasyon.
Sa tingin ko, pwedeng pag-initan din kayo eh. Pwede din kayong mawala. Di ba po? Ganun yun eh. Kasi po, kung may mga tao na gustong angkinin o gustong kunin yung posisyon na nagiging number one ka, eh gagawa sila ng paraan para mawala ka doon. Di ba? Eh kasi gusto nila. Gusto ko ako maging presidente sa susunod, eh number one ka sa survey. Di ba? Ganun yan. Or kadikit mo ang presidente, di ba? Kaso iba ang pananaw mo, iba ang pananaw mo sa isip mo, hindi ka sipsip, hindi ka balimbing. Tapos kadikit mo ang presidente, may posisyon ka sa lugar ng presidente. Eh maaaring mapag-initan ka rin kasi ganun din yung iba eh, sila Attorney Vic, si Attorney Trixie, di ba? May ano sila eh, may dignidad sila eh. May prinsipyo sila kaya talaga sila parang inichipwere. Kumbaga hindi sila madaling utuin eh. 'Di ba? O hindi ka madaling utuin, alisin ka diyan. Kung meron ho kayong ganung pag-uugali, tapos didikit kayo sa pangulo, malamang ko isa rin po kayo sa maaapektuhan. Ganun 'yun. No? Siguro sinasabi nyo, yan yung unit. Kasi po, governor lang naman kasi Cebu. Cebu lang naman po eh. Hindi naman po nakaka-apekto yan eh. Diba? Hindi naman po kayo tatakbong presidente, hindi naman kayo tatakbong vice president o ano, diba? Kumbaga, tatakbo pa rin po kayo sa parte pa rin po ng Cebu. Kaya kumbaga, sa mga alitap-tap, eh okay lang yan, sa Cebu lang naman yan eh. Diba? Kaya yung malabo ho kasing maging katulad nyo yung naging sitwasyon ng mga nawala sa gabinete ni PBBM, tsaka maging sitwasyon nyo rin po yung sitwasyon ni BP Sara. Diba po? Okay. Controversial ito dahil kung ating matatandaan, itong si Governor Gwen, no? Dati itong supporter at PDP laban. Ngayon ay tumiwalag na. Ngayon, ang isa pang controversial dito is ang anak niya na si Christina Frasco ay dating spokesperson ni Vice President Inday Sara Duterte. Ibig bang sabihin ito na pati na itong si Christina Frasco ay hindi na supporter ni VP Sara. Yan ang ating himay-himayin ha. Because itong usaping ito, very delicate ito, sa itong si Christina Frasco naman, silent pa naman dito sa mga pangyayari. But he has to do her job, no? Kasi he is under the administration of Presidente Bongbong Marcos. Will understand kung itong si Governor Gwen ay hit susuporta kay PBBM. I will understand. Alam ni Governor Gwen, magkakarapatan niya yun eh, na meron talagang malaking hidwaan ang mga Duterte at Marcos. Pero mas pinili ni Governor Gwen na susuporta sa mga Marcos. Parang lumagay na sa patag. Demokrasya tayo. Okay, rerespetuhin natin ang kanyang desisyon. Kasi sa, hello po Miss Butterfly, kasi sa tingin ko, doon nagsimula ang pagbibitiw ng suporta itong si Governor Gwen kay Duterte noong panahon ng pandemya. Meron kasing mga kaukulang mga batas o may utos ang si former President Duterte na hindi nagugustuhan na merong conflict po sa governor ng Cebu. Ah, okay. Okay. Merong mga gustong ipatupad si former President Duterte na hindi sarang ayon si Governor Gwen. Nagkagulo pa nga yun eh. Oh. Okay? So, doon, wala namang, in fairness to our former President Duterte, nagpapatupad lang siya ng batas pero hindi man niya minura itong si Governor Gwen. Tiklop lang. So, kung meron talagang ganung nangyari problema, is talagang papanig na si, ano, si Governor Gwen dito sa, ano, sa administrasyon na meron ngayon. Diba? Ang kanyang bibig. Si Governor Gwen yung sobrang sumabog at that time na ipinakita niya talaga na hindi niya nagustuhan yung ginawa ni Duterte. Okay? That is as far as I can remember. So ngayon, obviously, I will understand bakit nasa mga Marcos na ang kanyang suporta. Okay? Ang aking tanong dito, si Christina Frasco. Oh, may prinsipyo ka ba, Christina Frasco? Kasi kaibigan kayo ni VP Sara. Tapos ikaw po ay dating spokesperson ni VP Sara sa panahon ng kampanya, ha? So, anong ibig sabihin nito? Kayo rin ba na mga mag-ina, ha? Frasco at si Gwen, kapituko rin ba kayo? Na kung saan yung malakas, doon rin kayo? Kahit nagigiba na yung prinsipyo ninyo? Diba? Parang tingin ko kasi kung ang ina,
syempre sumusuporta dito sa administrasyon, may posibilidad din na maaaring sumuporta din yung anak. Pero hindi natin alam kung maaaring maging magkalaban sila ng ganyan, yung ina nakasuporta sa administrasyon tapos yung anak sa mga Duterte, parang kay Aimee, ganun. Pero sinasabi nga ng iba kay Aimee, wala, parang nagmamanman si Aimee sa mga Duterte. Ang daming namumuong mga salitang ganun. Siyempre, di rin naman natin masisisi yung mga mga nagko-comment ng ganun, yung may mga isip na ganun. Diba? Hindi natin masisisi. Kasi yung hidwaan na ganyan eh. Baka mamaya, ikaw, kunwari, kampi ka sa mga Duterte, pero nagmo-monitor ka lang sa... Hindi mawawala yun eh. Siyempre, unang-una, si Senator Aimee, kapatid ni PBBM, may kasabihan nga tayo na blood is stickier than water. Diba? Eto din ba kay Governor Gwen, tsaka doon sa anak niya, ano ba? Diba? Kaya mag-iisip pa rin ang mga tao kahit sabihin na pumanig siya kay VP Sara o sa mga Duterte, diba? Kasi nga, alam natin, ang magkadugo ay magkadugo. No, depende na lang talaga kung meron kang mataas na prinsipyo talaga sa sarili mo. No? Tatanong lang po ako. Unti-unti na nating nakikita ha kung sino yung mga kaalyado ng mga Duterte, sino yung mga kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos. Dito ha, magre-real talk tayo dito. Ako sa tingin ko ha, sa 2025 election, ito yung magiging prediction ko. Sa 2025 election, alam ko mas maraming kakampi sa mga Marcos. Ha? Maraming kakampi sa mga Marcos when it comes to government officials. Kasi nandyan yung power eh. Nandyan yung makinarya. Mm. Nasa administrasyon po. Kung hindi ka kakampi, ikaw ang maaapektuhan eh. Eh di ba, kanino ba sila kukuha ng mga pondo? Siyempre, sino ba magpapasa niya? Eh di ba, kaya nga sinasabi ko, matapang ka na lang talaga kung kukontrahin mo talaga. No, kuwari, pairalin mo ang prinsipyo mo. Eh talagang haharap ka sa mga consequences talaga. Handa mo bang harapin yun? Kaya nga yung kay Senator Bongo, 'di ba? Is napapag-usapan na akala bumabaliktad si Senator Bongo. Eh may napapag-usapan din na baka mamaya hindi siya nagsasalita, is pinoprotektahan niya yung malasakit center. 'Di ba? Dahil sino ba naman ang magpopondo ron o susuporta doon? Syempre kung ano yung gobyerno ngayon. 'Di ba? Ngayon kung may mga proyekto tong mga mayor na to, governor na to, syempre kanino pa rin sila kukuha diyan? 'Di ba? Sa gobyerno ngayon. 'Di ba? Ngayon, kung talagang matigas ang buto mo talaga, ganun talaga. Kung lalaban ka talaga, is haharapin mo talaga yung katotohanan, yung mangyayari talaga sa'yo. Diba? Kaya talaga yung sinasabi ni Sir Don Mar, is habang tumatagal yan, is dadami yung kakampi sa kung anong administrasyon ngayon. Diba? Nasa sa politiko na lang na malakas ang loob kung sino talaga yung kakampi sa mga Duterte. Pero ito naman ang pinanghahawakan ng mga Duterte. Kahit na magkampi-kampihan lahat ng mga politiko o yung mga nasa pwesto diyan sa administrasyon, pero kung ang kakampi naman ng mga Duterte ay ang sambayan ng Pilipino, ang mga mamamayan, malaki pa rin ang laban ng mga Duterte. 'Di ba? Mas malaki pa rin ang bilang ng buong Pilipinas. 'Di ba? Kung lahat 'yan sumisimpatya sa mga Duterte. Advantage if ikaw ay makipagkaalyado. Ganyan ang takbo ng politika. Okay? So default na 'yan. Mas maraming susuporta sa mga Marcos na mga government officials. Pero hindi ako takot diyan. Hindi tayo dapat matatakot diyan because at the end of the day, ang taong bayan po, ang kanilang suporta ay wala. Wala sa administration. Yun yung sinasabi ko. Pangulong Bongbong Marcos ang may nandoon sa former President Duterte ang kanilang suporta. Obviously. Kaya nga, tinatawag nila ngayon na ang tunay na oposisyon ng gobyerno ay ang taong bayan. Okay? So, ganyan yan. Yung mga government officials na yan, yung mga nakikita nyo, kakampi yan sa administrasyon. Tsaka ang mga tao ang naglulukluk sa kanila. Diba? Kahit sabihin na, kunwari, ako mayor sa isang lugar, tapos ayoko sa mga Duterte. Pero yung mga tao na nandoon sa lugar ko is alam nila yung nagawa ng mga Duterte sa kanila. Kahit sino pa yung i-endorso ko, kung ang mga nasa puso ng tao, yung nakatatak sa kanila, kung sino ang tumulong sa kanila, syempre, sige, yung boboto namin! Pero pagdating doon sa balota, pagboto nila, iba na pangalan na ilalagay nila. Eh, hindi nyo naman na-monitor kung sino iboboto ng mga tao eh. Diba?
Kahit sino yung pabanguhin yung pangalan, kahit sino ang ikampanya na yung ikampanya, hindi nyo pa rin alam kung sino yung ilalagay ng mga tao sa balota, kung sino yung isusulat nila o checheka nila. Diba? Kung sana ba meron kay CCTV doon sa bawat lamesa ang mga nagsusulat? Diba? Hindi nyo pa rin alam kung sino ang mananalo. Kapag ang taong bayan ang nagdesisyon dyan. Diba? Kaya sabi, kahit magkampi-kampihan talaga ang mangyayari, is useless pa rin. Siguro nandoon yung power na ganito, yung power, malakas ang power, pero iba pa rin. Kapag mga tao talaga, diba? Dahil mga tao ang nagdidesisyon kung sino yung ilalagay nila dyan, kung sino yung ilalagay nila sa posisyon, kung sino yung karapat-dapat. Dahil ang pakay nila, ha? Makinarya. Ang hindi nila maiintindihan itong mga politicians na ito, taong bayan pa rin ang mananaig. Hindi nyo makukontrol ang inyong power sa mga gusto ng taong bayan. Yun lang ang aking masasabi dyan. Dyan, 100 delegado mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Siyempre, dahil sa Cebu ito ginanap, hindi mawawala sa Cebu Governor. Kita mo? Hinawakan pa niya yung kamay ni PBBM. Sa body language na yan, ha, na ipinakita ni Governor Gwen, I am here. I will support you. Pero ang tanong, Governor Gwen, ang mga tao dyan sa Cebu, loyal ba yan kay PBBM lahat? Yun yung sinasabi natin. Hindi mo ba pinakikinggan, Governor Gwen, ang mga hinanaing ng taong bayan sa probinsya ng Cebu? Kasi sa tingin ko, nagre-reklamo na rin sila sa administrasyon na ito. Oh, pero ikaw, mas may pinili mo yung being politician sa hinanaing ng taong bayan, nasa inyo na yan. Oh, tingnan nyo ulit ha. Paano hinawakan ni Governor... Siguro si Governor Gwen, kung tatakbo dyan sa lugar na Cebu, is mananalo siya dyan. Pero siguro kung may i-endorse siya na ayaw ng mga tao, pero talagang yung mga tao iba ang gusto, hindi pa rin mananalo yun yung gustong i-endorse ni Governor Gwen, kung tutusin. Kung ayaw talaga ng mga tao, ha? Diba? Kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo. Ngayon, alam ng mga tao kung maganda yung pamumuno ni Governor Gwen sa Cebu, is ayun, marirealize nila yun. Iboto natin, manalo uli si Governor Gwen. Diba? Pero kung sino man yung endorse nila na ni Governor Gwen, na ayaw naman ng mga tao, at gusto na, halimbawa, gusto namin mga Duterte, ganito gusto namin mga Duterte. Diba? O sige, oo lang sila sa'yo. Kung sakaling magpatawag ka ng mga, diba, mga meeting di abang, ganito, oo sila. Pero iba pa rin ang nangyayari. Diba? Iba pa rin ang lalabas sa balota. Governor Gwen, si PBBM, that shows support. Sa Cebu ito ginanap, hindi mawawala sa Cebu, Governor Gwen. Tingnan nyo. Kumbaga kayo yung nag-unitim, pero yung mga tao hindi nyo pa nakikita eh. Hindi nyo pa nararamdaman yung pag-unitim ng mga tao, no, na sumasanib sa unitim na sinasabi ni Governor Gwen. Diba? Siguro yan, sinasabi ko nga, kayo, ramdam nyo yung unitim, yung tunay na unitim. Ang tanong, yung taong bayan ba is nakiki-unite? Diba? Yun ang tanong. Tap niya yung dito ni PBBM. Parang, I'm here. I'm ready to support. That's a genuine support, no? Pero alam nyo, kung wala na yung mga litap-tap dyan, ang daming mag-unite sigurado. Magiging maganda takbo ng gobyerno. Mga katunay, kayo, ano sa tingin nyo? Stick. Garcia, sa kanyang talumpati, hindi lang simpleng unity ang kanyang ibinida, kundi extraordinary raw na pagkakaisa ng mga Cebuano. Miss Island, you're right here on it. It is called Cebu. Too often we dream of unity. We speak of unity. And yet some ang topic ng kanyang speech, no, is about unity. So syempre, parang pinariringan ni Governor Gwen yung dating campaign slogan nila na unity. Sino ba yung unity team? Unity is unity team, oh. Si VP Sara po at si Presidente Bongbong Marcos. Yun kaya talaga nga sinasabi natin, kung talagang pinaparinggan si VP Sara ng gano'n, unity, umalis sa unitim si VP Sara. Kahit ayaw ni VP Sarang umalis sa unitim, talagang aalis at aalis siya. Diba, sinasabi ko nga, kung magpapalit sila ng posisyon ni VP Sara, diba, siguradong aalis din si Governor Gwen. Kahit ayaw umalis ni VP Sara, wala siyang magagawa kung pinagtutulong-tulungan siyang paalisin ng mga alitap-tap dyan, ng mga salbahe. Ah, diba? Oh, sa kanyang speech, he is talking about unity. So, syempre, matamaan si VP Sara dyan. Dahil, kabago-bago lang, tumiwalag si VP Sara sa unitim. Diba? Hindi naman siguro tayo bulag dyan. Diba? Huwag na tayong magpa... Ang mga DDS kasi, hindi mga bulag. Oh.
Di mga bulag ang DDS. Mag-real talk tayo. Somehow, we fail. Obviously, ito, basa ko ito ha. This is my own opinion. Ang basa ko dito, ang ibig sabihin niya, we fail. Nag-fail yung Uniteam. Hindi nag-fail ang Uniteam dahil sa mga Marcos at Duterte. Nag-fail ang Uniteam dahil sa mga alitap-tap na yan. Diba? At syempre, kung hindi rin nakinig kasi, BBM kasi. Diba? Ayun talaga ang sumira niyan. Diba? Ayaw naman nating maghiwalay. Kahit sila, ayaw naman nila ng ganyan. Masira ang Uniteam. Diba? Eh kung ang sako ba ang sariwang kamatis, nahahaluan na ng mga bulok na kamatis, damay-damay na yan. Kaya nga dapat yung bulok, tinatabi na, tinatapon na. Kaso talaga yung mga bulok, nagpasukan na. Sinalansan sa loob, nagsama-sama, hindi hawa-hawa na. Siyempre, si Pipi Sara, ayaw madamay doon sa alis na ako dyan. Diba? Ni PBBM at ni Pipi Sara, we fail. Kasi, sineportahan niya yan . Pero, Governor Gwen, alamin mo rin bakit. Ano ang pulot dulo? Ayun, dapat. Bakit si Pipi Sara nagbitiw sa Uniteam? Diba? Kasi kung sarado ang isip mo, dahil ang iniisip kasi mo... Kasi hindi naman umalis si VP Sara dahil gusto niya lang . Yung tipong, ayoko na suportahan si PBBM, gusto kong kalabanin niya, naaalis ako. Diba? Halos biglaan nga yung pag-alis si VP Sara . Para sa akin, hindi biglaan. Talagang hindi niya nakinaya kung ano yung nangyayari dyan. Kung ano yung ibinabato sa kanya, mantakin mo, mga sarili mong kakampi, ginaganyan ka. Diba? Matitiis mo pa ba yon? Sa isang bahay? Diba? Nakikituloy ka. Tapos pinaparinggan ka. Ayan, tabad-tabad mo, hindi ka napakbatugan mo, ganito, ganyan. Araw-araw, ganun ang naririnig mo. Sa tingin mo, hindi ka aalis. Siyempre, ang kapal na lang ng mukha nun kung di aalis yun. Diba? Ganun yun. Diba? Kung hindi mo nagustuhan yung panahon ng pandemic sa pamamalakad ni Duterte, ibaling-mali ka. Alamin mo muna, ha? What's the real deal? Paano nila binugbog ng batiko si VP Sara? Totoo, isabihin mo yan sa mukha ni PBBM na the Uniteam failed because sa mga tambaluslos na mga tauhan dyan. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre, yung boses na yon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Ayan, mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video ng ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!